My question at this point that we would like to pose to everyone, and this is everyone's concern. How do we experience the power of engagement among us? Basahin po natin ang Nehemiah chapter 4 at ganito po ang ating makikita. Ang sabi po sa Nehemiah, so we continued the work with half the men holding spears. Ako ay nagpatuloy, kami nagpatuloy sa pagkatrabaho sa mga lalaking may dalang sibat. From the first light of dawn till the stars came out. At that time, I also said to the people, have every man and his helper stay inside Jerusalem at night so they can serve us as guards by night and workmen by day. Neither I nor my brothers nor my men nor the guards with me took off our clothes. Each had his own weapon even when he went for water. Gusto kong basahin ko sa Tagalog at nang lalo nating maintindihan. Ganito lang sigawa kami sa gawain at kalahati sa kanila ay nagsinhawak ng mga sibat. Mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa mga bituin ay magsinitaw. Sinabi ko rin ng panahon yun sa bayan, magsitahan bawat isa sa Jerusalem na kasama ng kanya-kanyang lingkod upang sa gabi ay maging bantay sila sa atin at makagawa naman sa araw. Sa gayon, maging ako ni ang aking mga kapatid man, ni ang aking mga lingkod man, ni ang mga lalaki mang bantay na nagsisusunod sa akin, ay walang nagubad sa amin ng aming mga suot na bawat isa'y yumahon na may kanyang sandata. Balikan po natin mga kapatid ang pinaka-release natin sa umagang ito na siyang magiging release ng ating pag-uusap. Mahalaga po ang question dahil kumbaga sa thesis, ito yung gustong patunayan ng mensaheng ito. My question is, how do we experience the power of positive engagement among us? Napakahalaga po nito, brothers and sisters. Sa loob po ng mga ilang minuto mula ngayon, ay masasaksihan natin o maiintindihan natin by God's Spirit ang kapangyarihan na mayroon ng bawat isa sa atin na makisama at maging bahagi ng isang puwersa na binubuo ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Posible ba, brothers and sisters, na tayo ay makaranas o maranasan natin ang isang positibong puwersa ng engagement sa ating kalagitnaan? Ang unang-unang sagot sa tanong na how do we experience, paano natin mararanasan, brothers and sisters, na tayo ay makabuo ng isang puwersa ng engagement sa ating kalagitnaan dito po sa pusod ng Muntinlupa? Ang unang-unang sagot, brothers and sisters, ay ito po. Kinakailangan magkaroon tayo ng clear-cut project or goal. Kinakailangan tayong lahat, brothers and sisters, eh meron talagang isang maliwanag na project, isang maliwanag na goal. Kung titignan po natin ang verse 21, ang sabi po doon, so we continued the work with half the men holding spears. Pinabanggit ko ng salitang work, trabaho. Meron silang common goal. Meron silang common project, may common objective, may common na direksyon, accepted by everyone. Yun po ay napakahalaga. At alam natin sa context po nila mga kapatid, during that particular time, it was Nehemiah who led the group. Si Nehemiah po was installed by God or was mandated by God to establish or to rebuild the walls. The walls of what? The walls of Jerusalem. Sa atin po mga kapatid, mahalaga po ito dahil kung tayo may magsasama-sama, the question is why? Saan tayo magkakaisa? Gusto natin magkaisa, pero ano ang pagkakaisahan natin? That's why I install or I intentionally wrote the word positive. Dahil hindi lahat ng nagkakaisa ay nagkakaisa for a positive change.
We are the light and the salt of the earth. Dapat positive ang ating pinagkakaisahan. Biblical, it must be godly, may sense of patriotism, may sense of dignity and values. Brothers and sisters, para sa ating mga baguhan, ano ba ang City Bible Church? Ang City Bible Church sa may pangitain, taking the city, taking the nation, and beyond. Napakaganda po. Hindi po namin hinanap ang vision na ito. This vision found us. Ang vision na ito ay hindi matatawag na spur of the moment. Ito po ay bunga ng pagod at pawis at bunga ng aming mga mahabang pagtingin sa Panginoon. Binigyan po natin ang ating pong overall vision ng sistema for 2017 na buo po ang transforming the city of man into the city of God. Bago tayo maging takers of the cities, we have first to transform our major city, Muntinlupa, our Jerusalem. And then the next one is our Samaria and our Judea and to the othermost part of the earth. Brothers and sisters, paano naman natin may sasagawa ang pagka-transform? We need strategies. Kaya meron po tayong individual na strategy journal. Meron po tayong small group na strategy, quad. Meron po tayong discipleship and CTSA classes as part of our theological side in transforming the city. Meron po tayong care groups, Sunday collective worship, and finally our offensive ministries. Mahalaga po na tayo ay naka-engage. Pero saan tayo dapat naka-engage? Saan tayo nagkakaisa? Anong pinagkakaisahan natin? Not me, not even you, not this building, but the vision that was given to us by God. Pangalawa, brothers and sisters, na dapat natin maintindihan para makaranas tayo ng isang positibong engagement among us. Hindi lamang yung meron tayong sabay-sabay na tinitignan. Number two, kinakailangan natin maranasan ito. We need to redirect what the beauty of having oppositions and challenges in favor of us. Brothers and sisters, kung hindi ako nagkakamali, ay dekada na ang walls of Jerusalem ay bagsak. Pero sa loob lamang ng 57 days, it was built again. By the powerful leadership of Nehemiah in all. Brothers and sisters, hindi naging madali kay Nehemiah at sa kanyang mga post-exilic people to rebuild the temple, to rebuild the walls. It was not that easy, brothers and sisters. Especially, kahit nila si Sanballat, Tobiah, may mga oppositions. May mga divisive people, may mga taong nagtitigil ng kanilang pagkakamali. People na gustong ayaw sila maging successful sa mandate na binigay sa kanila ng Lord. But something I realized, brothers and sisters, we need to redirect the beauty of having oppositions and challenges in favor of our group. Let me explain this further. Siguro, brothers and sisters, meron din tayong ganitong karanasan sa ating buhay. Kagaya minsan ng mga kumpanya, kagaya rin minsan ng mga sales force, basketball team, and even class reunion, kapag may mga ganitong grupo na nagpa-plano para sa inang kumpanya, may plano sa sales force, basketball team, or class reunion, may mga tiyatawag tayong opposing ideas na lumalabas inside the group. But brothers and sisters, nakakaranas ang grupo ng tinatawag na elevated level of engagement. Kapag nag-meeting kayo, may mga opposition. At siya sabi, hindi niyan kaya, walang mangyayari dyan. But the positive group, the positive group's
commitment, level of commitment or level of engagement is rising. Hindi, huwag natin paniwalaan dyan. Hindi, kaya natin yan. Tumataas yung level of commitment. That's why today, brothers and sisters, kung gusto nating makaranas ng positive engagement or powerful engagement or powerful level of engagement in our time, huwag nating masamain ang mga oppositions around us and challenges around us. Instead, gamitin natin ito in favor of us. Nakita natin yan kay Mayor Duterte sa panahon ng kampanya. Nang sinira-siraan siya na sinasabi ng mga ibang grupo na meron siyang pera, milyon, bilyon. Dahil sa nangyaring ito, lalong tumaas ang level of engagement ng kanyang mga supporters. Nagpaliwanag ang mga tao. Nagpaliwanag ng positibo ang kanyang mga supporters at lalong tumaas ang level of engagement. Brothers and sisters, we are a visionary church. Tayo po ay talagang meron pong mandate from the Lord. At hindi maiiwasan na yung mga tao sa paligid natin na hindi maniniwala sa ating ginagawa. But today, I want to tell everyone, let us redirect the beauty of having oppositions and challenges in favor of us. Brothers and sisters, in my perspective, this is a default system. This is already a default system. Remember, si default, nandiyan na yan. Kasama na po yan sa sistema. Na kapag may challenges, kapag may mga oppositions, kailangan lang ng grupo na itaas ang level of engagement in favor of the group. So what happened during the time of Nehemiah, brothers and sisters? What happened during the time of Nehemiah? Hindi nyo ba napansin? Dahil lumabas si Sanballat, si Tobiah, at ang ilang mga critics, ano ang nangyari sa verse 21? Humawak na sila ng sibat as their weapons. This is an elevation of engagement. Ang iba naman sa kanila ay nagtrabaho mula umaga, madaling araw, hanggang gabi. Di ba? Elevated yan? Elevated level of engagement yan? Ang iba naman sa kanila, mga kapatid, ay naging gwardiya sa umaga at naging gwardiya sa gabi at naging manggagawa sa araw. At ang iba naman sa kanila ay hindi na nakapagpapalit ng damit at hindi na halos makainom ng tubig. Ang iba sa kanila, habang umiinom ng tubig, ay hawak naman ang kanilang sandata. Di ba? Ito ay matatawag nating elevated engagement. Brothers and sisters, nasa ating harapan ngayon ay isang napakalaki at napakatayong na ambisyon. Taking the city, taking the nation. Ito po'y galing sa Panginoon. Kaya ba natin ito? By God's help, we can do it. We can do it. Paano, Pastor? There are oppositions all over the place. May mga taong sinisiraan tayo, hindi naniniwala sa atin. Pataasin lang natin ang ating level of engagement. Yung piso na binibigay natin sa church, gawin lang natin 2 piso. Yung 10 piso, gawin lang natin 20. Yung 50, gawin natin 100. Kapag ganito ang magiging respond ng simbahan natin, brothers and sisters, everyone will be inspired. Kung nauunawaan lang natin, mga kapatid, na sa pagdagsa ng mga kritisismo ay dadami naman ang ating pagsasama-sama at mag-elevate ang ating level of engagement sa ating vision. I'm sure with all my heart, everyone will be inspired. Let's go to the third one. Paano din maranasan ang isang matinding engagement, ang power of engagement sa ating kaligitaan? Hindi sapat na meron tayong tinitignan, brothers, na nagkakaisa tayo sa vision natin, taking the city, taking the nation, kundi handa din tayo, brothers and sisters, sa mga oppositions. Last Monday, may question to myself is, am I ready to work with opposing ideas? Am I willing to work with you guys who have different minds from me? And I said yes.
Because there's power kapag tayo ay nagkakaisa. Like, just like the four Gospels, just like in the Bible, the four Gospels, bakit apat ang Ebanghelyo? Napansin natin na para siyang isang aksidente, apat na reporters. Pinapakita niya ang apat na personality ni Jesus Christ. And because of that, we were able to see who Jesus is. Jesus is the King. Jesus is the servant. Is a servant. Jesus is the Son of Man. But Book of John says, He is also the Son of God, the deity of Jesus Christ. So brothers and sisters, ito po ako. Katulad nyo rin po ako na ordinaryong tao kumakain ng bigas. Nag-open sa inyo ng puso na kaya natin ang taking the city, taking the nation kung meron tayong isang Panginoon. At kung tinitignan natin ang mga critics at mga kritisismo sa paligid natin bilang hudyan, hey, itaas natin ang ating level of engagement. Huwag tayong bibitaw simply because someone criticizes us. Gamitin natin ang default system in favor of the Church of Jesus Christ. Katulayan, wala ko sa inyong harapan apart from criticism na naranasan ko for 30 years left and right. Hindi ako mababago ng lubos-lubos without mistakes that I've committed in the past and without someone telling me that, hey, pastor, this is not good. Pangatlong paraan na nakikita ko based on our exposition is we must target the higher form of engagement because it produces a higher kind of unity and sacrifice. Mahaba, pero simpleng-simple lang ito. Ang punto ko dito, brothers and sisters, kinakailangan makarating tayo sa higher level of engagement. Kanina, nakita natin yung skit ng mga kabataan. Pinapakita doon yung engagement ring. This morning, I asked my wife, did I give you an engagement ring? Heh, wala. Hindi ko pala siya nabigyan ng engagement ring. Sabi niya, ano ba yun, hindi mo alam o hindi pa uso noon? Parang hindi pa yata uso, 21 years ago. Anyway, mga kapatid, my point is, yung ginawa ng dalawang kabataan dito na mag-boyfriend na nagbigay ng engagement ring yung lalaki, ang naging dahilan para kausapin nila yung sastre, kausapin nila yung mga ninong at ninang, kausapin yung pastor, kausapin yung abay, lahat ng involved sa wedding, at tinamahoy ito ng dalawa because both of them ay talaga nakapaskil sa utak nila yung engagement ring or engaged to be married na po sila. Brothers and sisters, tayo bang lahat ay equal footing sa aspect na to? Ako po ay engaged sa City Bible Church. Naka-engaged ba rin tayo sa mga mandates ni Lord sa City Bible Church? At kung tayo lahat ay engaged sa City Bible Church, dahil ito yung Church ni Jesus Christ, kinakailangan maabot natin yung tinatawag na higher level of engagement. You know why? To me, interesado ako na tayo ay marating natin yun because it will produce what? A higher kind of unity and sacrifice. Saan ko yan nakita, brothers and sisters? Look at this. Dahil matindi na po ang kanilang commitment during that time, during that era, during that specific moment, time was no longer an issue. Hindi ba kapag-apatid, kapag hindi ka masyadong engaged, anong oras na ba? Are you with me? Pero look at this, in my exposition, both of us, nakita natin, nagbantay sila mula madaling araw, hanggang tanghali, hanggang hapon, hanggang lumitaw na ang mga bituin. Higher form of engagement that produces a higher kind of unity and cooperation.
engagement. Nag-iiglan ito ng higher level of engagement or higher level of sacrifice and unity among us. Another thing, hygiene was no longer an issue. Wala nang palit-palit ng damit. And let me put another idea. Wala nang toothbrush. Hindi na sila nakaka-toothbrush. Hindi na sila nakakapagpalit ng damit. Because nandun na sila sa higher plane of commitment. Sacrifice and unity and cooperation was there already. Meron pa akong isang mabigat na nakita, even life was no longer an issue. In fact, ang buhay nila was already an offering. They have spears. They are willing to die. And they are willing to kill. Imagine that, mga kapatid. Brothers and sisters, ito yung tatlong parang gata na sa ating pag-aaral at sa ating pagbabasa, maliwanag natin nakikita. Pastor Jeff, paano tayo makakaranas ng isang powerful engagement? Ang dami natin ginagawa. May mga negosyo, may mga trabaho, may mga kinakabalahan tayo. But brothers and sisters, based on the Bible, I saw and we understood three spiritual principles. Ano nga yung una? Dapat meron tayong iisang project. Iisa lang yung bakod na ginagawa natin. Amen? Hindi tayo dapat iba't iba yung bakod. Hindi yung iba-iba ang ating espiritu. Hindi yung iba-iba ang ating ginagawa. Dapat, if we want to make a history out of our life, dapat mag-iisa tayo dito sa iisang bakod at pader na pinagsisikapan natin for 20 years, for 25 years. Pangalawa, hindi sapat yan, mga kapatid. Kailangan naka-inculcate sa utak natin na kung may mga opposition, it's fine with us. Amen? Dahil yung default system, ito nga yung magtutulak sa atin for us to unite more. For us to work more. For us to pray hard. Kasi pag wala kang problema, kung wala kang trials, no beauty. Life has no beauty. Amen? Pagkatapos ng mga kapatid, pag nagkakaisa na tayo, andyan yung mga posisyon, binabalatan tayo left and right, there is another thing that we have to understand. Ang ating level of engagement. Lalo tayo mag-engage, lalo natin hawakan yung kamay ng ating kapatiran. Walang bitawan, walang laglagan, walang iwanan. Dahil, pag narating natin yung another level of engagement, tataas din yung ating level of sacrifice and level of unity. Alam niyo mga kapatid, masyadong mabigat yung the last one that I saw from this. Life was no longer an issue during that time. They are willing to die and they are willing to kill. Don't tell me naglalaro sila. Don't tell me na humawak sila ng spears ay wala silang intention to kill. Don't tell me that. It's not a joke. It's a regular scenario. So brothers and sisters, I can relate with what happened in the New Testament. You know, Book of Nehemiah is found in the Old Testament, and in the New Testament, I intentionally pluck out another verse, another passage from the scripture for us to understand na pwede pa ulit yun. Tingnan po natin ito. They devoted themselves. Palitan natin yung salita devoted. They engaged themselves. They connected themselves. They devoted themselves where? To the apostles' teaching and to fellowship and to breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Kaya alam niyo, kung tayo lang ay magkakaisa, brothers and sisters, pwede natin maranasan ito. This passage was given to us by God intentionally for us. Kung tayo lang ay, ito lang yung aking simple illustration, yung piso niyo, gawin yung 2 piso. Yung 5 piso, gawin natin 10.
Yung 10, gawin natin 20. Kung regular tayo bibigyan ng 500, gawin natin 1,000. O 500, gawin 700. What is my point? Kung umatay timing mo ng Sunday service 9:30, please come at 9. Are you with me? Are you with me? Kung tayo po ay nagpapasa ng Jordan, why don't you attend also CTSA? If you pray for City Bible Church for 5 minutes, can you possibly double it? Make it 10? Hanggang maramdaman niyan, kakalat yan. Alam niyo ako po, yan nagsisimula lang sa isang palino yan. Pag yan nagsimula sa iyo, it affects everyone. And you're going to become a contagious person. You will become like a disease. Parang isang may sakit na nakakahawa left and right. At yan eh, kung lahat tayo magsisimula, darating ang punto, 6 months from now, 8 months from now, mararating natin yung higher level of engagement at mararanasan natin yung mas mataas na unity na hindi na pinag-uusapan ng oras. Hindi na pinag-uusapan ng hygiene. Hindi na pinag-uusapan ang material benefits. Talagang sa simbahan na ito, wala kang mapapalang pera. Amen? Ang pinag-uusapan dito ay ang Panginoon. And even to the point of giving our life for the sake of Jesus Christ. Another verse will remind us, brothers and sisters. Acts chapter 4 verse 2, it says, all the believers were one in heart and mind. No one claimed, Acts 4, 32, all the believers were one in heart and mind. Grabe po yan. Higher unity. Higher engagement. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. Yun po yung sinasabi ng scripture, brothers and sisters. Let me summarize my point. I gave you 3 important power points today, brothers and sisters. Mga kapatid, look at me for a while. Tingnan niyo po ako na parang isang commander-in-chief at kayo po yung mga sundalo. Gusto po ng commander-in-chief na manalo tayo sa labanan na ito. At ipinapakita ngayon ng commander-in-chief based on the Bible ang 3 malalaking power points para magkakain tayo ng spiritual revolution in our country, in our city, sa pamagitan natin ng mga ordinaryong tao. And we gave 3 important steps. Number 1, have a clear-cut goal, clear-cut vision, clear-cut project. Redirect the beauty of having oppositions. We need oppositions. The last one, let's target the higher form of engagement. Because it produces, it sparks, it ignites, what? A higher kind of unity and sacrifice. Dito din natin makikita ang mga tunay na may laman. Dito din makikita ang mga tunay na mga healthy ang puso at healthy ang espiritu kapag may mga ganito mga bagay. So in my perspective, mga kapatid, this is the way ito po yung aking pinakahuling statement as I summarize this. Look at this. Without the power of engagement among us, we cannot transform the city. We cannot transform the city of Satan into the city of God. Mabibigo tayo, brothers and sisters. Mabibigo tayo without the power of engagement. Kapag hindi tayo naka-engage, parang kapag hindi tayo naging katulad ng kadena, kapag ang kadena ay putol-putol, hindi tatakbo ang bisikleta. Kapag yung shifting gear ay hindi nakalagay sa first gear, sa second gear, o sa third gear, kahit bago ang makina, bago ang aircon, bago ang gulong, you cannot make it. Ilang taon ka na kay Jesus Christ? Ilang taon na tayo sumisimba sa simbahan na ito? Ilan ang nadala natin kay Lord? Nakakaakay ba tayo? Nagiging transformer ba tayo? Nagiging contagious ba tayo? Marahil ito ang mga dalan kung bakit. But I'll give you my warning, brothers and sisters. Without the power of engagement among us, we cannot transform the city of man or the city of Satan into the city of God. We cannot reroute the behavior of the church towards city taking, city discipleship, apart from higher engagement. So today, brothers and sisters, I was able to share with you
the biblical principles. That is a big, big step na dapat kailangan gawin natin. But Pastor Jim, saan ako dapat magsimula? Where do I must begin, Pastor? Number one, ang suggestion ko mga kapatid sa ating lahat, unang muna natin gagawin, let's engage vertically. Let's engage vertically. Ang point is engage to God. Yan po talaga yung unang-una. Gusto mo na mapabilang sa synergy or sa engagement. You want to be a part of our city-taking project. But, hey, first things first. Ito ang dapat nating uunahin sa lahat ng bagay. Engage ourselves with God. Brothers and sisters, baka may nagtatanong, what do you mean by engagement with God? Tatlong bagay ang gusto kong ipaliwanag under this heading. Tatlong bagay ang ating kakailangan na natin i-engage ang ating sarili. Number one is to the Lordship of Jesus Christ. Ano yung ibig ng Lordship? Pizza pie. Pizza pie. Ang paglilingkod kay Lord ay parang isang pizza pie. Maraming slices. Sa mga slices na to, unang slice, relationship with God. Number two slice, you know, your business. Number three, your leisure. Your education. Your family. Every part of you must be under the Lordship of Jesus Christ. Amen? Hindi lang sa church tayo mabait. Hindi lang tayo sa kapatiran mabait, kundi sa lahat. Hindi lang tayo nagbabasa ng mga libro ng school, nagbabasa rin tayo ng Word of God. That's part of the Lordship. Kung may naninigaw sa mga young people natin, that's part of the Lordship of Jesus Christ. Kung meron kayong gustong ligawan, is also part of the Lordship of Jesus Christ. You have to ask God. My goodness, you have to ask God. Ano man ang gagawin natin, pati yung pagbili ng property, any course that you are going to take, God is part of every part of your life. Amen? That's the meaning of Lordship. Ito ang wala sa mundo. Alam niyo ba sa mundo, meron din silang goal. Meron din silang objective. Meron din silang common goal. Alam din nila yung number two, yung default system ng opposition. Meron din sila yan. But one thing I want to tell with you guys, marahil itong number one na ito ang wala sa kanila. Amen? They have a religion like everybody else. Some of them, Buddha, Buddhist, some of them, Catholic, some of them, LGBT, any kind, IMC. But let me ask you, are you engaged to the Lordship of Jesus Christ? Tingnan niyo mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sa loob, bawal magsigarilyo. Sa labas, ang lakas magsigarilyo. Is that Lordship? Are you offended with what I've said? It's fine with me. It's fine with me. Mabuti nang makasakit po tayo for us to make a point. Are you with me? Napakahalaga po nito, kapatid. Number two is the word. Kinakailangan naka-engage tayo kay Jesus Christ. Huwag lang yung cliche, I belong to the Lord, I belong to Jesus Christ. Let's put, you know, let's put, lagyan natin ito ng mga vivid examples. Pag sinabi natin naka-engage tayo sa Word, naka-engage tayo sa ating journal. Naka-engage tayo sa Bible. Naka-engage tayo sa ating daily journaling. Napakahalaga po nitong bagay na to, brothers and sisters. Number three, we have to engage to His will. Not your will, but thy will be done. Pastor, I want someone. And I think, he likes me too. And he's so cute. But is he a Christian? Not yet. So, what is your plan? I will bring him to the church first before bago ko siya sagutin. But that's a good idea. Amen?
Unahin natin yung interes ni God bago yung ating interes. Amen? Hindi yung sagot muna sa kadadalhin. We're trying to reverse God's perspective. Mas magaling pa ba tayo kay Jesus Christ? The next one is this. Another timely proposition is that just to engage with God or engage vertically, I would like to suggest we need also to engage horizontally. Let's engage to people. Dapat naka-engage din tayo sa tao. Naka-connect tayo sa tao. May mga tao connected with God, but separated from men. That's not full gospel if you believe in full gospel. The Bible is saying that we need to engage even to people. I'll give you a verse. Galatians chapter 6, and this is what the Bible said. Look at this. Carry each other's burden. Ito po ay sulat din po sa Galatia. Galatia is a church. Galatia is people. Galatian is a church. And Paul is saying to the people, hey guys, carry each other's burdens. If you are a Christian, if you belong to Jesus, hey, carry each other's burdens. And in this way, you fulfill the law of Christ. Lagyan natin ang konting negative side. Kapag hindi natin ito ginawa, we cannot fulfill the law of Christ. Though we go to the church, though we give our tithes and offerings, though we share the gospel, unless we are willing to carry someone's, quote-unquote, someone's, Christians, people like you, unless we're willing to carry means to live, to carry, to live someone's burden, put someone's burden into your shoulders. That's the point here. Don't say, wala ko pakialam sa iyo. Mamatay ka sa panigas na. Are you a Christian? Yes. Oh, now I understand the meaning of Sunday Christian and true Christian, like what Jesus said. So brothers and sisters, this is really important. Carry each other's burdens, and in this way, hindi niya sasabing, this is one of the ways, and in this way, you fulfill, you accomplish. The meaning of fulfill is to accomplish. What? The law of Christ. We can connect that to Matthew chapter 22. He said, love your neighbor as you love yourself. All through this parallel, believe me, mga kapatid. Napakahalaga ito. Okay, another thing na gusto ko maintindihan po natin, when we say, di ba sabi natin, we connect with God, or we engage with God, we engage with people, under the people, and put two, immediate or church, and the people, another kind of people in our life is the family members. Kamusta, mga kapatid? Kamusta? Listen up, mga kapatid. Tingnan muna ako sandali. We're talking about engagement. Engagement. It's engagement ring. Kinakailangan para maranasan natin yung powerful result of engagement at ng bagay ang atin pong pinag-usapan at pinahintindi niya. A common vision, hayaan mo yung opposition. What's the last one? It's about higher unity. Ngayon maintindihan natin ito, mga kapatid, itong tatlo na ito. Pinapakita naman natin yung tatlong mga propositions or prerequisites para magawa natin yung engagement. Una, engage with God. Number two, engage with people. Under this heading, I want to introduce two important points. Engagement to the people of God, and engagement to your immediate family members. Kasama ba ito? Yes! Kasama. And I handpick an important verse
in this particular issue. Tingnan niyo po ito sa dilema, kapatid. Look at this. If anyone, Paul is talking to Timothy, the pastor of the Ephesian church. Sabi niya, Paul, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, my brother, my co-worker and co-pastor, tell this to your congregation, if anyone does not provide for his relatives, pati yung relatives, well, that's what the Bible said. Pero biglang nag-coma at binigyan ng emphasis yung especially for his immediate family. He has denied the faith and is worse than an unbeliever. We're talking about engagement to the church mission. But hey, listen up! Meron tayong dapat ipa-priority, and that is our engagement with people. Are we providing for the needs of our immediate family? Hindi tama yung lagi ka na sa simbahan, tapos hindi ka na nakakapagtrabaho, at hindi na mo provide ang pangangailangan ng iyong anak, hindi nag-aaral, hindi nagtatrabaho, walang toothpaste, walang kumot, walang katol, walang toyo, patis, luka, sabi, kilingwan. Bakit? Dahil we don't provide. Brothers and sisters, this is God's revelation to us from the scriptures. Before we can engage to our vision, we have to engage first to our immediate vision, and that is to provide for our needs. Dahil dyan, nakikita ko daming kalugtong niya. How can you provide if you don't work? Paano ka makapag-trabaho? Paano ka makapag-provide kung wala kang trabaho? Eh, paano ka naman makakapag-trabaho kung ikaw natatanggal? Dahil lagi kang late. If anyone does not provide for his relatives, huwag na po na yung relatives. Hindi ko minamalit yun, pero may nakalagay kasing itong adverb na to, especially for his immediate family, he has denied. The meaning of denied is interesting. Denied. You refuse. Mababa pa nga yun eh. You deny. Anong ibig sabihin? Deny. Parang tinatakwa mo. Ha? Nakakawa ang journal ko? You deny? What? The faith. Without saying you deny the faith, kaya wala ngayon tatay, nanay. Nag-aaral na ba aking mga anak? Nababayaran ko ba ang school service nila? Yung mga tapat nila, yung mga project nilang palayo, yung pompong. You know, in these things, you know, my daughter used to tell me, oh, my pompong, go, you know. Oh, sige, alam, here's the paper, write it down, and, you know, papa's so busy. But I have to attend. Amen. I cannot tell to my daughter, I'm a busy person, I'm the pastor, and I'm seriously every day. I'm running a church, running many churches, and running a school. I have a problem with these people. You know, hindi may iintindihan yun ang aking anak. Amen. Amen. Wow! Brothers and sisters, ang binubuo natin ditong engagement sa ating vision ay bunga ng mga responsabling tao. Believe me, mga kapatid. Believe me. If you don't believe me, believe God, mga kapatid. You cannot engage to the vision kapag binitawan natin itong primary, initial, at talagang pangunahin natin obligation. Our effectiveness to the church can be shown how effective we are inside our family. Are you with me? Yung way napakabisa. The last but not the least, brothers and sisters, let engage holistically. When we say holistically, mga kapatid, engage to balance growth. And here's the point. Here's the point. I can tell my point here in one sentence. Kapag naka-engage ka kay Jesus o kay Lord, at naka-engage ka sa mga tao, especially sa immediate family mo, at ginagawa yung gawain mo kay Lord, ginagawa yung gawain mo sa tao, to me, that's holistic. Amen?
to me, that's growth, that's balance. I want to show you a verse to support my view. Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and with men. Brothers and sisters, masalimuot pala itong thesis na pinipresent natin about engagement. Kung ating mga young people nagpakita ng simple skit that is just, we call it, a tip of the iceberg. Nang ipinakita ko sa inyo ang tatlong hakbang para makaranas ang ating church na tiyatawag na higher level of engagement, mabigat na po yun, pero lalo bumigat ang ipakita natin ang ating mga personal duties and personal things to do for us to be one of the takers of the city. Mahirap po ito, but with the help of God, unti-unti, makakaya po natin ito. Can we possibly come to God today? And let's ask His name today. You know, meron po isang song, sabi niya, only one life. Pero yung isang buhay na yan, believe me mga kapatid, can be used by God powerfully and abundantly.